all people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Nag-Ovaltine na ba kayo? Kasi kung akong tatanungin mo, yes! Kaya naman yung energy level natin ngayon ay talaga namang napakataas. Charot! So, yon. So, syempre, shout out sa lahat ng tumututok dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. And then, syempre, shout out din kay John Hervey. Hello, John. I miss you. And then, of course, syempre kay Christine Ann Perez. So, yan. So, marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, promise, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato ng galin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato ng Miss Universe Uzbekistan. Mama Sam, anong masasabi mo? She's a top 20 sa Miss Grand International noong 2023 at ngayon nga nandito na siya sa Miss Universe. Tingin mo, makakapasok kaya siya sa top 20 ng Miss Universe ngayon taon na to? Well, ang masasabi ko, hindi. Charot. So, yun. Maganda siya, to be honest. Kahit naman tingnan mo yung kanyang profile, talaga namang masasabi ko, wow, ang ganda-ganda naman ng bagong pambato ng Uzbekistan. Ewan ko, nung bansa to. Anyway, so, yun. So, ako para sa akin, possible din naman na makatungtong siya ng top 20. Siyempre, kung magpapakita talaga siya ng magandang performance sa Miss Universe. At ako, hindi naman porket naka top 20 siya dito sa Miss Grand ay top 20 na rin siya, maaari pa rin siya ma-el-tukuyo. Dahil alam naman natin, ang Miss Universe ay grabe din ang bardagula ng mga girls dyan. Masyadong agresibo ang mga kandidata ng Miss Universe, kaya dapat maging agresibo din siya sa paghahanda niya at sa gagawin niyang performance sa entablado ng Miss Universe. But ngayon pa lang, syempre good luck sa kanya at sana makapasok siya sa semifinal. So yun, maganda siya kung iisipin mo, yung beauty niya talaga parang wow, may laban. Pero depende pa rin sa magiging performance niya sa Miss Universe. O diba? Pambato ng Uzbekistan. O diba? So yun, good luck! At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Peru International na si Sophia Cayo. Tingin mo, Mama Sam, may laban ba siya sa Miss International? Well, ang masasabi ko, isa siya sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Miss International dahil isa siya sa mga nasasabi nga ng lahat na possible mag-uwi ng corona ngayon sa Miss International. Ngayon pa lang talaga hindi pa nagsisimula ang Miss International. Isa na siya sa mga matuturin natin front runner sa competition na to. So, akin depende yan sa paghahanda, depende sa eksena niya. But possible na makuha niya ang corona ng Miss International. So, malakas ang kanilang Miss Universe, malakas din ang pambato nila sa Miss International. But tingnan natin kung makakarating nga ba silang dalawa sa dulo ng competition o dominant nga ba ang Miss Peru ngayon taon na to sa entablado ng beauty pageant katulad nga ng Miss International at ng Miss Universe. Diba? So, nung nakaraan taon nanalo silang Miss Grand. So, tingnan natin ngayon taon na to kung mananalo silang Miss International at saka Miss Universe. Kasi, kung titignan mo yung pambato nila ngayon, talaga medyo dominant talaga sa beauty pageant. Sobrang ang lakas ng laban nila. Diba? So, yun. So, tingnan natin kung mauwi nila ang corona. At, syempre, kung tatanungin nyo naman ako about Angelica Lopez, kung malakas ba ang laban niya, well, ang masasabi ko, well-prepared si Angelica. Enough na para masabi ko na makakarampa at makakabugto sa Miss International dahil sa
almost a year ang kanyang paghihintay at kanyang preparasyon dito sa Miss International. At ngayon pa lang talaga ramdam ko na Angelica Lopez hindi magpapahuli ng buhay sa competition na Miss International. So, syempre yung iba sinasabi nila na ko, baka ma-eltuhuyo naman yan. Ako naman, parang feeling ko kung nakaraang taon ay naka-third runner-up tayo, so parang feeling ko kaya niyang pantayan yon at kaya niya pang lagpasan. Performance level, alam natin na talagang kakabog ang isang Angelica Lopez. Alam din natin kung paano siya umeksena at kung gaano siya ka-agresibo pagdating sa entablado. Kaya magtiwala tayo sa kanya. So, good job para sa kanya preparasyon sa Miss International. At ngayon pala, masasabi ko, ready na ang lola mo. So, ngayon na nanahimik siya, di ba? Kasi nga, bigla na lang siya magpapasabog pag malapit na ang competition. So, syempre lahat tayo excited for her. Why not, di ba? Magaling yata ang isang Angelica Lopez. At good luck ngayon pa lang. And then, of course, isa na namang kandidata mula sa Africa ang maingay na pinag-uusapan ngayon sa social media after niyang sumali sa Miss World noong 2019. At eto nga, talaga naman, tinatry niyang magbalik sa mundo ng beauty pageant. Ito ay si Nekachi Douglas, na ngayon pinag-uusapan nga ang kanyang pagbabalik dito sa Miss Universe Nigeria. Diba? So ako, para sa akin, to be honest, ito yung masasabi kong kandidata na talagang hindi siya tumitigil sa laban niya. Imagine mo nung nakaraan, di ba, naligwak siya dito sa Miss Universe Nigeria na ina-expect natin. Mukhang mananalo na siya kasi, Diyos ko, nag-top 5 ka sa Miss World, di ba? Nung 2019, tapos ngayon, tapos bigla ka wala sa eksena, napili ka pa ng Miss World na top model, di ba? So yun, so ako, I'm so excited for her, and then I hope na itong pagbabalik niyang to ay magtagumpay siya sa kanyang laban sa national pageant at nang makarating siya sa Miss Universe. At kung sakasakali, oh my gosh, ang lakas ng laban ng Nigeria sa Miss Universe. But hindi ko lang alam kung bakit hindi siya pinapanalo. But ngayon, tignan natin, mukhang makukuha niya na yung inaasam niyang corona at mukhang makakarating na siya sa competition. Di ba? So yun, so I'm so excited dahil talaga namang kaabang-abang. Di ba? So good luck para sa kanyang laban sa Miss Nigeria. And then of course, face card. So, ito nga ang ating mga pambato sa Miss Supranational. Pauline Amelex, nag-first runner-up. Siyempre, ang pambato natin ngayon, taon na to, ay talaga namang masasabi ko, iba din ang ipinamalas niya sa entablado ng Supranational at naging Asia and Oceania Supra Queen pa siya. At ngayon nga, inaabangan nga natin na ko, Tara Valencia, na mukhang kakabog nga daw sa susunod na taon dito sa Supranational. To be honest ako, para kay Tara Valencia, pwede niyang marating ko ano yung narating nila Althea at saka ni Pauline Amelex dito sa Supranational. And ganda ang pag-uusapan, talagang makakasabay yung ganda niya, performance, alam naman natin na kabugera, wala tayong dapat ipag-alala, kundi na maganda lang siya para sa laban niya sa Supranational. So, sabing ganun, medyo may kakulangan siya pagdating sa Q&A, medyo hindi pa siya ganun kabihasa kung paano ba makipagpukpukan ng talakan sa Q&A. So, abangan natin yan. At ako, naniniwala ako na kaya-kaya to ni Tara Valencia ang maiuwi niya ang corona ng Supranational. So, ang tanong, si Tara Valencia na kaya ang makakapag-uwi talaga ng second crown ng Supranational sa ating bansa. So, isa pa to sa talagang inaabangan natin, no, na manalo tayo dito ng Supra Queen after ni Mucha Datol. So, 2013 hanggang ngayon, wala pa tayong corona. But umaasa ang lahat na sa susunod na taon ay maiuwi na ni Tara Valencia ang corona ng Supranational. So, are you excited for her? Ako, yes, excited ako. Bakit hindi, di ba? At para naman sa sumunod na chika, syempre, kahapon nga ay pumutok ang balita para sa ating pambato sa Miss Eco Teen International, na kung saan si Raven Doctor nga ang ipinadala or inappoint na the Miss Philippines. Oh my God! Siyempre maraming natuwa dahil siyempre opportunity to para kay Doc Raven.
At alam naman natin na ito ay talagang kabugera, rampadora, o diba? At maganda. Siyempre, excited tayo for her. Ang masasabi ko, yung narinig ko na in-appoint siya, siyempre, masaya ako kasi Raven Doctor to. Nakita naman natin na dito pa lang sa Miss Universe Philippines, marami na nagsasabi na, oh, pwede itong maging Miss Universe Philippines. Aminin naman natin yan. At talaga namang masasabi ko din na iba din yung kalibre nito. At masaya kasi in-appoint ka na maipadala sa international pageant at ayan na, pupunta ka na sa international pageant. So, congratulations syempre kay Raven Doctor at lahat tayo ay talaga namang susuporta para sa laban niya sa Miss Eco International. Ang tanong, siya na kaya ang susunod na Roberta Tamundong, di ba? Kasi si Roberta, kasi di ba, naging Miss Eco Teen International yon during sa Miss World Philippines. So ngayon, tingnan natin kung siya na ang kukuha. Yung mga pinadala natin dito, nag-first runner-up, yung iba naman kumabog pa. So ngayon, malay mo, siya na ang mag-uwi ng Miss Eco International uli sa ating bansa. So congratulations! Malakas yung laban niya kasi magaling to, matalino at talaga namang may ibubuga na bonggang-bongga, di ba? So yun, I'm so excited para kay Raven. At syempre excited din lahat para kay CJ Apiasa. So si CJ Apiasa, ito nga talagang yung reyna ng Miss Supranational ay isa siya sa mga gustong sumali dito sa Miss Supranational. So ito nga, kinukonvince nga na sumali itong si CJ Apiasa. So ang sagot naman ni Chris ni CJ Apiasa kay Miss Grand, sa Miss Grand. Okay. Para naman sa sumunod na chika, Miss Grand Queen, happy na si CJ Apiasa ay magjo-join sa Miss Grand Philippines. So ayun nga, so sa conversation nila na ipinakita ni CJ Apiasa, na talaga naman sinasabi niya na sana sumali nga daw si CJ dito sa Miss Grand International. At ang sagot nga ni CJ, I'm joining Miss Grand Philippines this year. And then ang sagot niya, yay! So ayun. So nakita naman natin na ikinatuwa naman ni Miss Grand International na reigning queen na si Miss Peru. So ako tulad nga sinabi ko, syempre supportado tayo dito kay CJ Apiasa, kung ano man nung mangyari, siya man ang koronahan. At the end of the story, ako naniniwala naman ako, nakakabog naman talaga yan sa Miss Grand. Kasi nga performance level, pero syempre nandoon pa rin tayo na sana manalo, di ba? Sana mauwi niya yung corona, sana gusto siya ni Mr. Nawat, sana talagang ibigay sa atin ang corona ng Miss Grand. But kung ano man yung kahihinat na ng laban ni CJ Apiasa, eh nandoon tayo sa parte na laban lang Philippines. At naniniwala naman ako na kaya makipaglaro ni CJ. Ang tanong, si CJ na nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Siya na kaya ang talagang hinihintay ng Grand ngayong taon na to? O, di ba? So I'm so excited for that. But yung iba sinasabi nila better nga daw si Herlyn Budol, dahil si Herlyn Budol ay isa din to sa mga, alam mo yon, na pwedeng-pwede din talaga. Kahit din naman ako, ganun din talaga yung thought ko. But kung si CJ ang mananalo ngayong taon na to, 100% supportado natin yan. Diba? So yon, so excited naman tayo para sa kanya. At syempre, maraming na nag-aabang dahil nga postpone ang Miss Charm. So lahat ay nakatutok na sa Miss Cosmo. So Atisa Manalo, kamusta ba ang paghahanda? So yun, so syempre ready na si Atisa at lahat ng bawat aspeto na gagawin niya para sa laban niya sa Miss Cosmo. Sa ngayon, nakikita natin na wala pa namang malakas na kalaban talaga si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Kaya possible talaga na Pilipinas ang mag-uwi nito. So ako naman, para sa akin, syempre kailangan pa rin paghandaan ng bonggang-bongga ni Atisa Manalo ang Miss Cosmo para, alam mo yun, ma-sure win niya ang pag-uwi ng corona. Kumbaga, parang kahit ako ha, talagang deserve talaga ni Atisa. So sa ngayon, mga nakikita natin yung mga pinupost ni Atisa Manalo, ay talaga naman masasabi ko, Diyos ko, paganda ng paganda si Atisa. At ready na para sa Miss Cosmo. So excited tayo sa kanyang laban sa Miss Cosmo. Suportahan natin siya.
At ayun nga, so tingnan natin kung anong ipapamalas na galing talaga ni Atisa Manalo sa laban niya. So for now, ayun nga, so tapos na, ginagawa na nila yung national costume, yung evening gown, at kung ano-ano pa mga kailangan niya. So doon naman nagsasabi na sana daw hindi si Michael Cinco ang designer niya. Parang feeling ko hindi. So yun. So, pero kung si Michael Cinco pa rin yung magiging designer niya sa kanyang laban sa Miss Cosmo, eh okay lang naman. Basta sana maisip lang ni Michael Cinco ang best gown para kay Atisa Manalo. Nagawa nga nila yung sa Miss International, so bakit hindi nila magagawa sa Miss Cosmo? Saka parang feeling ko time na talaga ni Atisa Manalo na makoronaan ng international title holder, international crown, diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow! Thank you guys!